Today I'm going to make my salmon fish. Walang intro-intro. Diretso na. Luwain ko muna tong bawang. Ipita rin. Ganun lang siya. So, ang ating magiging ingredients for today is simple lang siya. Sihiwaan ko na lang siya dito. Ilagay ko yung bawang sa loob. Kita ba yan? Parang hindi. Ito lang yung bali, yung pinaka-ano niya. And then, hindi na ako gagamit ng salt. Yung pinaka-salt niya is itong soy sauce. Maliit na yung ano ko paglagay ko. Kailangan ganito. Kusan natin siya ng konting nutmeg. Depende sa inyo guys kung ano yung gusto niyo. Kanya-kanyang diskarte. Kung ano yung gusto niyo sa buhay. Nasa sa inyo. Ilagay natin ng panintang buo. Hihiwaan ko siya ng lemon. Sari. Tapit ko na lang siya dyan. Kasi wala tayong dahon ng saging dito, kaya ito na lang muna. Baking sheet. And then lagyan na natin ito sa oven. I-preheat natin si Lulu oven. Ano? Tapos, kuha ako ng maliit na tray dito ko ilalagay. Lagay ko sa loob. So, antayin kong 5 minutes na preheat siya. And then, lagay ko yung aking salmon. Dito, sasaling ko siya dito. Kasi, oops, tumulo na yung soy sauce. Sorry. Lagay natin siya dyan. At maghintay tayo ng kaunting oras dun para uminit ang ating oven. 5 minutes mainit na yan. Ready na siya, guys. Ilagay na lang natin sa oven. Alam nyo, kahit kaya kami may kampana dito, kamatis sa labas, ayaw ng nanay ni madam palagay sa ref. Gusto niya na sa labas.
Kung ako naman ayokong sa labas kasi mahihinog siya, lalambot. Kung sa fries kasi siya, magstay, ano siya, matigas siya. Sa kanya naman baliktad, so masusunod siya kasi siya naman kakain niya eh, bala sa buhay niya. O diba? Kaya kanya-kanyang diskarte lang talaga guys. Kaya, pero pag kami lang dito sa bahay, sa ref naman nilalagay yan. Sa kanya gusto niya malagyan ng alikabok dyan, ingredients pa yata yan, alikabok dyan. Yun lang yan, hugas na yan. So, pag kinain niya yan, diyan mo nahawak-hawakan po dito. Pag kinain niya yan, ayan, may alikabok-alikabok na. Ganun yan gusto niya. Kaya, sinusunod ko na lang, nahiyaan ko na lang, kasi mahirap magsumbong sa anak. Let's check. Ayun, parang hindi pa mainit. Hindi pala naka-full, kaya pala hindi mainit. So, maya-maya. Maganda yung mainit na ilagay siya. Let's put now, guys. Lagay na natin. And we're going to wait for 10 minutes. Kasi medyo ano siya, frozen siya. Kaya, ayan. Tayin natin until 10 minutes siguro siya. Okay na yan. Luto na. We'll check natin kung anong magiging result. Nilayo-layo ko muna habang nag-aantay. Kasi alam mo na si Tanda, mamaya big deal na naman sa kanya. Sabihin niya naman, ano naman yung pinagagawa mo. Kaya dito. While waiting for my fish, gagawa ako ng kanyang sarapa. So, ganyan ang gusto niya. Maliliit-liit lang ng hiwa. Tanda na kasi kaya pagbigyan natin. Binalatan ko na yung ano, binalatan ko yung kamatis kasi ayaw niya. Gusto niya balat, nakabalat. Bilang na plain, iwan ko dyan. Ng movie. Akin yung magpelikula. Pero healthy po ang pagkain niya. Lagyan niya lang ng ano to. Lemon. Or ano pa ba? Lemon and olive oil. Nasaan ba yun? Dito na ba? Sa bawang talaga guys. Napaka ano nila sa bawang. More on sila sa bawang talaga. Sa garlic.
Kinakain lang nila yan na ano, na hilaw. Sa atin yung mga high blood, nagre-reklamo kapag yung pinapakain mo sila ng hilaw na bawang. Kaya yung mga tao talaga dito, wala talagang ano, ka-high blood, high blood. Pero yun nga lang, mga matataba sila. Matataba lang sila kasi nga, more on sa cheese naman. So siya nang bahala dito sa kanyang paghalo, magtibigla. Check ko yung isda kung okay na yan. Check na natin yan. Let's check. Wala. Okay na siguro ito. Sunog na yung ano, oh. Sunog na yung ano. Ayun lang nga. Okay na siya, guys. Tadam! So, ayan ang ating fish duck for today. Yung ating salmon. Mainit siya, guys. Mainit. Ayan siya. So, good luck kung anong lasa. Bye-bye! Thank you for watching at walang sawang panonood sa aking vlog na mga wala namang kakwenta-kwenta. Bye, guys! Thank you!